Hi guys, ayan. Hello, hello, hello. Hi guys, magandang hapon. What time is it? Time check, it's 3 o'clock ng hapon guys. Sobrang init ngayon sa England. Ayan, so shout out pala kay Rose Ann Valentin. Ayan, si Rose Ann Valentin. Is it Rose Ann Valentin? Malapit na ang pagpunta nyo dito sa UK. Ayan, so nagtatanong si Rose Ann kung malapit daw ba yung ospital sa mga transportation, malapit ba daw yun sa school, malapit ba sa bilihan ng Filipino foods, no? Ayan, so kataon naman papunta ako ngayon ng Filipino foods, no, ng Filipino store. So pupuntahan natin para sa lahat ng mga magma-migrate dito sa UK, especially dito sa mga nurses na magpupunta ng Northeast and Hartlepool Hospital, no. So ituturo ko kayo ng konti, pero ayan, so nandito ako sa Hartlepool nakatira, no. So kayo ay kalimitan, yung mga nurses na bago ay ma-assign kayo sa Northeast. So dalawang hospital kasi ang Northeast at saka Hartlepool. So meron siyang main hospital na Northeast, that kung saan dati ako nagtatrabaho. Tapos merong Hartlepool University Hospital, which is yung wife ko doon nagtatrabaho. So guys, pupuntahan natin yung Hartlepool Hospital first. Tapos kung saan doon nagtatrabaho yung misis ko. Mga from where we are, kung saan kami nakatira, mga 15 minutes, mga 10 minutes away siguro kung babagal yung pagdadrive mo. Mga 5 minutes siguro kung may sarili kang sasakyan, napupuntahan mo yung area, no, yung hospital. So ngayon papunta tayo doon. So ituro ko kayo. Okay? So guys, iyan, malapit na tayo sa ospital. Ituturo ko, iikot ko kayo papasok doon sa ospital. Tapos titigil tayo doon sa kabilang dulo, tapos magte-take tayo ng few videos, no. So just to let you know, no, doon sa mga hindi talaga alam, yung Hartlepool Hospital used to be a big hospital. No, I think it was about 400 to 600. Parang ganon, hindi ko na matandaan kung ilan yung bed capacity nila. Pero in 2000 and I can't remember, 2000 and medyo matagal na, mga 2009 yata, mga ganon. Basta at some point ay isinara itong hospital, tapos inilipat lahat ng mga wards dito papunta ng Northeast, no. Nag-merge yung Northeast at saka Hartlepool, ipinag-merge na lang doon sa main hospital. Pero may mga services pa rin dito. Nandito pa rin yung elective, no, kung saan yung asawa ko nagtatrabaho. So may isang ward pa rin na bukas dito. Tapos may mga outpatients, no, mayroong mga yung ibang mga other services, no, dito pa rin ginagawa. Yung theater dito bukas pa rin, yung operating room. So guys, yan yung hospital. So ikot ko na kayo, tapos para malaman nyo ito. Like I said, this is about 5 minutes away kung saan ako nakatira dun sa bahay namin. Kung kayo ay bago at dito kayo ma-assign, basically i-in-house kayo sa may pinakamalapit na boarding house dito. Okay, kasi dati merong staff house dito, pero ngayon hindi na yata pinapayagan ang mga staff na tumira dyan. So ang nangyayari na, kumukuha sila ng apartment, kumukuha sila ng bahay,
anong flat para sa mga para sa accommodation ng mga bagong mga doctors and nurses. Ayan, okay? So let's go. So guys, ito yung entrance ng hospital. So ayan yung hospital na yan. Makikita nyo sa unahan ko. Ayan, may outpatient department siya ngayon. Dati yan yung A&E, no? Ayan yung outpatient. Tapos yung next one, yan yung nasa right hand side. Yan yung emergency department dati. Ngayon, wala na yan kasi inilipat na nga yung A&E sa Kwanza. So ayan, may cardiac investigation unit pa rin dito. Yan yung main entrance. Ngayon, siya ay medical rehabilitation unit na yung A&E. Dating A&E ay Kwanza. So may urgent care pa rin dito. So dito dinadala sa urgent care yung mga hindi masyado severe na cases, yung mga yung parang minor injuries lang. So dito lang sila. Ayan. So marami pa rin ditong nagpupunta. Marami pa rin ang nagpapa-hospital dito. Marami pa rin ang pumupunta. So ikot lang ulit tayo, tapos i-park natin dito sa may gilid, tapos magkuha lang tayo ng video dito, sandali. Ayan. So maganda ang panahon. So ayan, wait lang. So guys, yun namang northeast, no, yung main hospital, mga from Hartlepool, no. So basically Hartlepool to, tapos yung main hospital mga nasa around 20 minutes drive. So mas malaki yung hospital na yon. Tapos mas malaki yung bed capacity niya. Lalo na ngayon kasi yung mga beds dito inilipat from here to there, no. So ayan, puntahan natin yon. Okay? God bless. Okay guys, so malapit na tayo sa hospital. So like I said, dito sa hospital dito dati ako nagtatrabaho. Dito din ako nag-train, no, sa lahat ng mga hindi nakakaalam. Dito na ako pumasok na nursing. So dito ako nag-training. Tapos 3 years ako dito na nag-training. Tapos nung nag-qualify na ako bilang nurse, dito rin ako nagtrabaho. So marami ako ditong kaibigan. I have so many friends here. I had so many work colleagues here. This is one of the best hospital, no? Ayan sa kanan. Papasok tayo dito sa kaliwa. So that's University Hospital of Northeast. So yung kanina, University Hospital of Hartlepool yun. So this is the main entrance. So sa kaliwa is the north wing, and then we have a south wing. We had the middle tower,
itong nasa gitna na to kung saan nandiyan yung mga wards. Ito yung main entrance, guys. Tapos yung tower na yan, yung main tower. Tapos yung A and E doon sa baba. Ayan, ito yung busy na hospital. Itong A and E sa kaliwa. So, dito dinadala mga pasyente. Kapagka maraming mga pasyente. So, palimitan pag busy, punong-puno yung ramp na yan ng mga ambulansya. So, busy masyado itong hospital na to. Ang kaliwa dito, yung urgent care din. May urgent care din dito, yung parang minor injuries lamang. Tapos, pagka pumunta ka dito sa kaliwa, if we go to the left side, dito yung south wing, no? Dito yung ibang mga ward sa south wing. So, pag kayo magtatrabaho sa ward 40, ward 36, ward 38, ward 42, ward 41, yan, dito yan, yan, dito yan sa south wing, no? So, lahat ng mga elderly dito sa side na to. So, dito may entrance din ng ambulansya. Ayan, so, maraming car park dito, punong-puno. So, ayan. Guys, sinikot ko lang kayo, ha? Para at least kahit paano magkaroon kayo ng idea. So, pabalik na tayo. Ayan, pabalik na tayo. Ito yung hospice dati. Ang alam ko, parang yun yung hospice. So, balik tayo. Atras tayo, atras. So, again, that's the south wing. Nandiyan lahat, no? Malaking hospital to. Parang nasa 800 beds capacity siya. So, malaking car park. Tapos, when it comes to accommodation, kalimitan yung mga accommodations dito lang sa palibot ng hospital. Ihahanap kayo ng mga titirahan ninyo kung saan kayo pwedeng tumira. So yan yung main tower sa gitna. Ayan yung entrance sa kanan ng ambulansya. Ayan. So itong mga nasa harapan ko, ito yung mga opisina. Tapos yung mga X-ray, mga ganon. Tapos mga admission area, mga ganon. Tapos A&E, malaki dyan sa baba. So, para naman dun sa kwan, sa mula dito sa hospital, no, kung kayo ay pupunta sa kung kayo ay pupunta sa Filipino store, dito lang sa likod ng mga shops na to. So, may Spar dito, Subway, kung kayo ay nagugutom, gusto nyo kumain. May canteen naman sa loob. So, kung ayaw nyo magbaon, pwede kayong kumain sa loob. Ayan, merong malaking canteen sa loob. Tapos, on the right-hand side dito, sa building na to sa right side, nandyan yung Filipino store. So, ikot lang tayo para makapark tayo. Tapos, pupunta tayo doon sa Filipino store para may idea kayo kung ano yung mga available dito. So, wag na kayo, kung meron kayong space sa bagahe ninyo, magdala kayo ng mga ilang mga Filipino products. Pero kung wala naman, pwede kayong bumili dito. Kaya lang, syempre, expect na mas malaki ang mahal ng mga produkto dito kaysa sa produkto sa Pilipinas. So, kung mahilig kayo sa mga pansit canton, mga magic sarap, toyo suka, meron dito. Meron kayong mabibili dito. Tapos hindi lang yon, may mga Pilipino na pagkain din dito, yung mga pansit at kung ano-ano pa. So marami ditong mga pwede mabili. So sasamahan ko kayo, ituturo ko kayo. So kung mapapansin ninyo, nandyan lang sa harapan nito, yung kung makikita nyo yung blue na building, yun yung hospital. So dito lang yan, parang wala pang 5 minutes na walking distance. Hey guys, let's go. Punta tayo sa Filipino store. At ako'y may bibilhin din kasi sa Scotland na ako nagtatrabaho ngayon, sa Fort Valley Royal Hospital na ako nagtatrabaho. So, pero dito pa rin ako umuwi. Pero yun, mamimili ako ng ilang mga bagay na dadaling ko doon bukas. Kasi duty ako from Thursday hanggang Monday, no? So
Ayan, mamimili tayo. So, isasama ko kayo sa pamamili ko. Okay? Ah, Barts. Basta? Okay lang. Okay lang? Okay lang ka. Ito yung mayari ng, kwan, ng Filipino store. SM T-Side Asian Store. Rafa? Si Rafa yung kanyang caretaker. Rafa? Si Rafa laman nandun sa loob. Ayan, so dito kayo makakabili ng mga pagkain Pilipino. Ayan, so malapit lang yan. 5 minutes away from the hospital. So, ayan. Marami dito mabibili. Ikot lang ako, Pansa. Ayan, may mga kwan din dito. May mga uwishi. Tapos may mga frozen food din. Ayan. So kung kayo ay nangailangan ng mga frozen food dito, may mga hot dogs, may mga isda. Ayan, merong mga tulingan dito kung gusto nyo bumili. May mga frozen na mga kasaba, frozen na malunggay. Ayan. So maraming frozen dito. May mga longganisa, kung ano-ano, saka mga tocino. So kapag ka ikaw ay galing ng Pilipinas, hindi ka ma-homesick. Ayan, so dito ka may bumibili ng pagkain pagka kailangan namin. Yung mga toyo, suka, sardinas, mga ganito, nandito. So, yung mga mahilig magbaon ng noodles, ayan, dito. So, maraming noodles dito. Yung mahilig mag-spaghetti, eto, maraming Filipino spaghetti dito, style. Yung mahilig sa tuna, kung ayaw nyo magluto, maraming tuna. Ayan, century tuna, iba-iba. Sardinas, tapos noodles, no, marami noodles. Ayan, iba-iba. Yung mahilig sa mga halo-halo, ayan, may mga nata di coco dito, iba-ibang flavor. Okay? Tapos may mga ladies choice din dito, mga palaman, ketchups, at nandyan lahat. No? So, mga crispy fry na mga pang-prito, andito din lahat. So, yan. So guys, malapit lang to sa mga paparating na, sa mga pupunta dito ay ito ang store na pwede nyong puntahan sa mga nagtatanong. Okay? Sige, bye-bye. So yan guys, ayan, magandang hapon ulit. Balik tayo dito sa ating video. Katatapos lang natin, nakipagkwentuhan pa tayo dun sa may-ari nung Filipino store. Yan guys. Sabi ko nga sa inyo, malapit lang. Yan lang yung ospital sa harapan ko. Tapos yung malapang 5 minutes. Tanaw mo sa ospital kung saan yung Filipino store. So, pwedeng-pwede kayo dyan bumili. Tapos kung sa ospital lang kayo, pwede kayong tumawag. Halimbawa, duty kayo. So, pwede kayong tumawag. Tapos, bilhin nyo na yung kailangan nyong bilhin. Tapos, pag nabili nyo na yung dapat nyong bilhin, i-deliver nila sa ospital. I-deliver na ni Jensen dun sa ospital yung mga in-order ninyo. So, kapag ka gusto nyo bumili ng mga kailangan ninyo, hindi nyo kailangan pumunta dyan. So, kaya naman, kung hindi nyo gustong ipa-deliver kasi hindi nyo alam kung anong time kayo makaka-uwi, pwede kayong tumawag tapos pick upin nyo sa store. No? Parang bukas siya hanggang alas 5 ng hapon. Tapos parang 9 o'clock siya nagsisimulang magbukas o 10 o'clock yata. So, yun. Ganun lang naman. Pwede mong bilhin yung mga kailangan bilhin, di ba? So, yun guys. Ganun lang. Hopefully, yung ating video ngayon ay nakatulong lalong-lalo na dun sa mga bagong nurses na parating. So, dito sa Northeastern Hartlepool Hospital. No? So, guys, thank you. God bless. So, kung bago ka dito sa channel na to, at sa tingin mo ay nakakatulong ang channel na to sa lahat ng mga nurses, o kaya kung sa kahit kanino nakakatulong ang channel, baka pwede mong i-share yung ating video, o kung hindi mo man ma-share, ay baka pwedeng i-like and subscribe mo na lang yung channel. Maraming salamat. God bless. See you all in the next video. I love you all. Bye-bye.